So guys, ito po tayo sa part 2 nung sa engine overheating. Ibibigay ko po sa inyo yung kaunting troubleshoot para po dun sa part 1 ng mga nabanggit ko regarding po dun sa pagbabawas ng liquid coolant. At ituturo ko rin po sa inyo kung nasaan yung ano yung adjustment ng belt idler. Yung pong ano, yung automatic tensioner idler. Tuturo ko po sa inyo, guys. Ito nga pala, guys, yung makina, no. Medyo may kahirapan kasi ano to eh. Yung makina ay nasa loob. Ganito kasi pag mga van, maliban sa mga van na may ulo, gaya po ng mga Tamaro FX tsaka yung mga crosswind ganyan, ay may mga ulo, madali pong check up eh. Titignan po natin, halimbawa't nagbabawas ang liquid coolant, isisilipin po natin yung mga hose, baka po may leak yan kung saan po sa makina dyan. Ito po ay basic troubleshoot lang, hindi po ito pang major, ito po ay pang normal trouble lang po yung mga nagli-leak. Kaya kagaya nyan, hayan na po yung ano, yung radiator hose nya, nandiyan na po. Yung kahapon, yung sa first video pala, ituturo ko sa inyo kung nasaan ang idler. Ayun po siya. Kung nakikita nyo po yung isang pulley, ayan po yung pulley na yon, na mahaba yung nut, yung ulo. Yan po yung kanyang tensioner. Yan po yung nag-a-adjust ng belt. Yan po yung self-adjusting. Ayan po yung nasa baba po na yun. Yan po yung tensioner niya. Number 14 po ang size ng socket niyan, or box wrench ang ginagamit yan. Yan po yung gagalawin nyo. Pag yan po ay maluwag na, ibig sabihin po, may problema po ang spring niya, ang return spring niya, o yung pull spring. Siya po yun. Well guys, sa unang video, tinalakay nga po natin yung pwedeng pagmulan, yung mga basic kung bakit nag-overheat ang isang makina. So, tutuloy po natin, ano? Actually po, ang iba pang pinagmumulan yan ay ang human error na din po, o yung driver's error. I mean, bakit po driver's error? Ang makina po kasi, guys, mapa-heavy yan o mapa-light. Pag po yan na inabuso mo ang paggamit, binabaran mo po yan ng sagad-sagad na diin ng silinyador. Halimbawa, nasa expressway ka, kung nasaan bang maluwag na daan na makakabuelo ang makina, yung pong overspeed, nagpo-produce po yan ng sobrang init sa makina, dahil nahihirapan din po ang makina. Lalo po kung hindi nyo mapapansin yung pong mga daan na hindi natin napapansin, mga highways na paahon, yan po isa rin yan. Kung hindi po yung napapansin ng driver at ganun lang ang klase ng pagmamaneho na gagawin, mapupuwersa po yung makina. Pagmumulan po ng hindi inaasahang pag-overheat yan. Pagtataka nga natin, o kung sino man ang gumagamit, bakit nagkaroon ng ganong problema, eh, hindi naman po luma yung sasakyan. Especially po kung kargado ka po, lalo sa truck,
madalas po yan. Tuwan-tuwa kang driver ka dahil maganda yung truck mo, eh, bago, kargado, maliwala. Tapos ang dinadaanan mo, pahon. Hindi mo naman malayan, yung kalsada pala, banayad na pahon. Iniinda po ng makina yan. Hindi lang po natin pansin kasi nga, maganda ang bumatak yung makina. Eh, hindi natin napapansin na ganyan. So tuloy-tuloy po tayo ng pagdiin ng silinyador kasi ganado tayo, malakas yung kon eh, malakas yung makina eh. Pero kung papansinin nyo po yan, umaangat po ang temperature niyan. Kahit po anong ganda ng makina nyo, aangat at aangat po yan. Once na ang isang bihikulo po ay targado, basta po yan idinaan nyo sa paahong na hindi nyo namamalayan. Yung banayad lang, o lalo pa kaya sa mga paahong talaga na critical, kailangan talagang aalalayan din natin ang makina. Hindi po kung makina hindi po iindahin ng hirap, nakakaramdam din po ng hirap yan. Pangalawa po, yung pag-ahon po na nakaandar ang aircon natin, mabigat din po sa makina yan. Nahihirapan din po ang makina dyan. Pagmumulan din po ng isang ano yan, isang pag-angat ng temperature ng ating mga sasakyan. Pangatlo po, kung ang makina mo po ay malapot na ang langis, kaya importante po na kung natatantya mo po sa inyong takbo ng makina na talagang siya overuse na, nakikita nyo naman din sa langis. Ang langis po, pag malapot na yan sa makina, hirap na pong mag-function ang ano dyan, ang makina. Hirap na pong umikot ang mga sigunyal niyan, ang mga bearing niyan po. Mabigat din po sa makina yan. Nahihirapan din po ang makina sa ganyan. Kaya importante po na i-apply natin lagi sa sasakyan ang PMS o Preventive Maintenance Services. Napakahalaga po niyan sa makina. Pag po ganyan, dapat po, huwag po tayo nagpapabaya. Alagaan din po natin yung makina. Tayo man ang may-ari niyan o driver tayo niyan, dapat po nating pangalagaan yan. Turing po nating tayo driver niyan o company driver tayo, turing po nating sa atin yung sasakyan na yan dahil ipinagkatiwala po ng kumpanya yan. Kaya po dapat, magiging mahalaga yan sa atin. Isa sa puso po natin yan at isa sa isip bilang isang responsabling driver. Ganyan po natin binibigyan ng halaga ang ating trabaho. Ganyan po natin binibigyan ng kalidad. Kaya sana po, maging pangalaga tayo sa makina. Tapos po, sa iba pang function ng ng makina, ay ibig sabihin yung ano pa ba ang pinagmumulan, well, i-discuss ko na po yan sa susunod na video. Yung pong may mga sira na po talaga, doon po natin pag-uusapan yan. Kasi po itong dinidiscuss ko sa inyo ay ano lang po ito, unexpected trouble at konting troubleshooting po kung paano nyo ba i-trace ang isang problema ng pag-overheat ng makina. Okay po guys, thank you.